Hello sa mga kababayan kong OFW, kahit saan man sulok ng mundo. Good evening po sa inyong lahat dito sa mga nasa Kuwait. Kumusta po kayo? Mga buhay-buhay. So bago po tayo mag-umpisa, kasi na problema po ako kung paano ako magbabayad ng aking SSA loan. Kasi yung pera kong binayad sa bangko ay bumalik dito sa Kuwait kasi hindi na daw po pwede na basta ka nalang magbabayad nang wala kang reference number, yung PRN na tinatawag. So, nag-contact po ako ng dito sa opisina, dito sa embassy, sa SS, kung bakit bumalik yung pera ko, kung bakit hindi tinanggap yung bayad ko. Ang sabi po sa akin, kailangan maglalagin daw po ako dun sa website. Lalagin po ako dun at magre-request po ako ng PRN number. So, sinabi ko sa kanya, pwede bang mag-direct na lang ako sa bangko para makabayad? Sabi niya, hindi, kailangan maglalagin ka, kailangan may PRN ka muna bago ka makabayad. Kailangan daladala mo yung reference number mo at saka ka makakabayad ng iyong salary loan. Kasi nung umuwi pa ako sa Pilipinas, nag-salary loan ako. So yun nga, na problema ako. So hinanap ko dito sa website kung saan yung www.ss.gov.ph. So yun nga po, nag-login ako. Kung wala po kayong account, ano lang po kayo, not yet registered in my SS. So magre-register lang po kayo. Nandito sa screen lalagay ko kung paano magrehistro. Pero kung meron naman po kayong account, kung ano yung user ID ninyo, maglalagin lang po kayo at kung ano yung password ninyo. Tapos wag niyo po kakalimutan na i-click yung I'm not a robot. Pag na-click niyo po 'yon, so isa-submit niyo lang po. Yan nga po, maglalagin ako, no? Yan. Maglalagin ako. Kalimutan ko ang aking password. So, inilagay ko, I'm not a robot. And then, isa-submit mo po. Yan po, ilalagay ko sa screen. And then, pag naka-login na po kayo, nakalagay doon, kindly update your contact information, click here. Yan, nandito yan, nilagay ko sa screen. So, i-click nyo lang po yon. So, makikita nyo na po ninyo ang inyong information. Ano po? So, ano pong kukunin nyo? Pwede po kayong mag-inquire, benefits, at saka doon sa contribution na binabayad nyo, pwede nyo pong i-check dito sa website na to, dito sa www.ss.gov.ph. So, magrehistro po kayo. Kung meron na po naman kayong account, So, yun na nga po, nakapag-login na po kayo. Sa pag nakapag-login na po kayo, makikita nyo po yung information nyo dito. Yung mag-i-inquire po kayo about sa benefits nyo, about sa contribution, makikita nyo dito kung nakakahulog ba kayo, kung nakakapasok po ba. Yung loan information nyo po, makikita nyo dito, sickness, maternity, at yung pong PRN. Kung for example, nagbabayad po kayo ng contribution nyo for every 3 months, makikita nyo po dito, kukuha po kayo dito ng reference number bago po kayo magbabayad. Kung wala po kayong reference number, hindi po kayo makakabayad. Ano po? Nandito din po yung salary loan. Dito din po kayo kukuha ng PRN na tinatawag nila. Ano po? Yung tinatawag na payment reference number. In short, PRN. Ano po? So, pag nakita nyo na po dito, magre-request po kayo dito. I-update nyo po yung mga detalye ninyo dito. Yung address nyo, yung phone number kung nag-iba. Kung saan na po kayo nakatira. Basta yung contact po nyo, contact details nyo po, i-update nyo po. Pagkatapos nyo pong i-update, i-next nyo po. Yan po, naka-update po lahat ang aking status. Okay. Yan po, pagkatapos nyo pong i-update ang inyong mga detalye, i-update nyo po, i-press nyo po yung next. Yan, i-press nyo po yung next. Okay. Pagkatapos nyo pong may update ang inyong detalye, ini-next nyo lang po. Makikita nyo sa screen nyo, ini-next nyo. Ano po? Next.
So yun po, ganun lang po ang pagkuha ng PRN natin, yung reference na ano, bago po tayo makabayad. Kasi po lahat ngayon online na ang ginagamit. Kaya kailangan malaman po natin para po makabayad tayo ng contribution natin sa lalo-lalo na po mga OFW na kagaya ko. So bago po tayo makabayad, maglalagin muna po tayo sa www.sss.gov.ph. So doon nyo po makikita yung mga binabayad nyo buwan-buwan o nagbabayad po kayo ng quarter o yearly. Makikita nyo po doon kung magkano na yung nabayad nyo. May inquiry po doon, makikita nyo po yun. Yun po yung pinaka-dashboard nyo. So kailangan po kung nag-registered po kayo, ingatan nyo po ang inyong login na username at saka yung password. Ingatan nyo po yun para pag every time na magla-login kayo, ay alam, hindi nyo po, wala po kayong maging problema. Ano po? Pero bago po kayo maggumawa ng inyong account, siguraduhin nyo po meron kayong Yahoo account o Google account para po kayo makarehistro. Ano po? At siguraduhin nyo pong active ito. Kung hindi na po ito active, ay madali lang po naman mag-create ng account ng Yahoo Mail o Gmail. So mag-create po kayo bago kayo mag-rehistro. Para po pag nag-rehistro kayo, nag-registered kayo, eh madali na lang po, walang sagabal. Ano po? At lagi po nating tatandaan yung mga detalye, yung mga nilagay natin. Kung malilimutin po kayo, lalo na yung mga password, isulat nyo po sa notepad nyo. Ano po? So, ganun po. Para po makapagbayad nga tayo ng mga SS, ng loan natin, ng contribution natin, kailangan po dadaan na po tayo sa online. Kukuha muna po tayo ng reference number. Ano po? So sana po nakatulong sa inyo itong aking video. At kung may mga katanungan po kayo, mag-comment dito po sa comment section, leave message lang po kayo. Sasagutin ko po kung may mga nalalaman pa po ako. Ano po? So salamat po sa inyong panonood at sana po ibigay na naman po akong mahalagang information sa inyo. Lalong-lalo na nga dito sa SS na ito, na ating binabayaran monthly or quarterly kung ano pa paanong way po ba kayo nagbabayad. So para po hindi na po tayo makakalabas ng bahay, mag-login lang po kayo, gumawa kayo ng account nyo at mag-inquire lang po kayo online. Ano po? Hindi na po tayo basta-basta lalabas para magbayad kagaya noon. Lalabas lang tayo, magbabayad tayo sa bangko. Ngayon hindi na po pwede yung ganun na direct na magbabayad tayo. Kukuha tayo ng PRN number, reference number doon sa website ng SS. Ano po? So, salamat po sa inyong panonood. Sana po i-guide ko kayo ng maayos. Ano po? So, yan po. Pagka-update nyo po ng inyong mga detalye, i-check nyo po uli. I-check nyo po uli kung tama ba yung nilagay ninyo. Kasi kung mali po, pwede po kayong ilagay nyo dito cancel or back. Ano po? Para i-edit uli ninyo kung may mali kayong nailagay, yung spelling, yung telephone number, address, kung saan po kayo nandun ngayon. Kung na sigurado na po kayo kung ano po yung mga nilagay nyong detalye dito, isa-submit nyo po. Submit. Ano po? Yan. Pagkatapos nyo pong ma-submit, meron po kayong marireceive na you have successfully updated your profile. Please take note of your transaction number. Ano po? So, i-wait nyo lang po yung transaction number ninyo. At yung po ay baka ma-receive nyo po sa email nyo. Kaya kailangan yung mga email na ginagamit nyo po ay active. Very important po yun. Huwag nyo pong kalimutan yung ating email. Kung wala po tayong email, madali lang po mag-create. At kung di po kayo marunong mag-create, nandito po ako. Gagawan ko kayo ilang email ang gusto nyo. Hit nyo lang yung inbox ko. Mag-leave comment lang po kayo dito sa video ko. Kung gusto nyo pong gawaan ko kayo, ay tutulungan ko po kayo. Pwede nyo po akong i-add sa FB. Nandito po ang FB ko. Kung ano pong gamit kong pangalan dito sa YouTube, yun din po ang pangalan ko dun sa Facebook. Pwede nyo po akong i-direct message sa Messenger. Ano po? Thank you! So, yun po. Pagkatapos nyo pong i-update, ora mismo po, matatanggap nyo po yung reference number nyo. Makikita nyo po dun sa screen, transaction number. Yun. Yun po yung ipapakita nyo dun. Ito na guys, papakita ko sa inyo kung paano mag-login pagkatapos nyo mag-registered. Gamitin nyo yung user number nyo, yung user number ninyo, at yung password ninyo. Ano po?
Okay, yan. Maglalagin ako. Ikiklik ko yung I'm not a robot. Yan. Pag nakita nyo na yan, check. Isasubmit nyo po. Isubmit. Yan. Submit. Yan. So, yan. Ito na po. Nakita nyo na yung profile nyo. Yan. Yung pinaka-dashboard. So, ganit, na, makikita nyo po yan. Inquiry. Yan. Napaka-importante po. Sa inquiry, makikita nyo po dyan kung sino po yung beneficiary nyo. Yan, ipopokus ko. Yan. Yung contribution nyo po, napaka-importante. For example po, mga sa Pilipinas kayo nagtatrabaho, yung company ninyo, ang mga nagbabayad ng monthly ninyo, binabawas sa mga sahod nyo. I-check nyo po dyan kung pumapasok yung mga binabayad. Ano po? Ito po, yan nakalagay. Loan in po. Makikita nyo po dyan yung mga binabayad nyo dun sa na-loan nyo, kung pumapasok po ba. Sickness, maternity, yan, nandito din po. So, tingnan nyo ha. I-click ko yung contribution, tingnan natin kung anong lalabas. Ano ko po to, sa, para sa akin, yan. So, ayan po, nakikita nyo dyan yung aking binabayad monthly na pumapasok. Ano po? Kaya napaka-importante po kung magre-register po kayo dito sa website na ito. Ano po? So, magbaback po tayo. Yan. So, sa mga services naman po, yan. Services, i-focus uli natin. Benefits, re-disbursement module, yan. Apply for salary loan, yan. Dito nyo kukunin sa services. At kung kayo naman po ay magbabayad ng inyong contribution monthly, yan. Dito po kayo kukuha ng PRN, yan. Tingnan nyo dyan, i-click nyo ito, yan. Click. Payment, reference, yan. Generate, yan. Nakalagay dyan. I-click nyo yan, generate, yan. So, ano po ba kayo, OFW kayo bilang member or voluntary, yan. Isisilik nyo po dyan kung anong member type ninyo. Ano po? And then dito po, anong month kayo mag-uumpisa ng bayad. For example, August. August yan. And ano year? 2021, di ba? August to, for example, every 3 months kayo nagbabayad. So, August to, August, September, October. Yeah, October. So, 3 months. August to October, isisilik nyo yan dito yung year. Siyempre, 2021 din. Ayan. Tapos, dito sa contribution, magkano ang inyong sisilik na monthly ninyo. Yan, ayan, kayo na po yung mag-ano dyan, kung ano magkano. Yan po, yung option. Kung magkano ang kaya nyong bayadan monthly. Ano po, for example, ang monthly nyo ay 1,300. Ano po, ayan, automatic lumabas yung total. 3,900 for 3 months. So, isasubmit nyo po ito. Yan, submit. Pag na-submit nyo po yan, yan, i-wait nyo po yung PRN nyo. Yung PRN nyo ay matatanggap nyo sa inyong email address or sa phone number na ni-registered ninyo. Kaya dapat po ang email nyo ay active at active din po yung phone number na ini-registered ninyo. Ano po, napaka-importante po. So, magbaback ulit tayo. So, natapos na tayo dun sa payment reference number, kung paano kumuha, kung paano mag-generate, yan, dito. So, pumunta naman po tayo dun sa loan, yan. PRN loan. So, ayan po, PRN loan. I-click nyo po dito sa action yung generate PRN, yan. Generate PRN, ano po? Makikita nyo ito, yung loan account number, loan date, kung kailan kayo nag-loan. Sinan nyo, nag-loan ako noong 2019. Loan type, salary loan. O, diba? Yan po. Tapos, i-click nyo po dito, action, generate PRN. Yan. So, ayan po yung sa akin. Yan. So, ito po, isa-submit ko. Pagkatapos ko pong isubmit, yan. Submit natin. Billing generation in progress. Please check back again later. Kasi po ngayon, ano pong date ngayon is August 3. So, nagbibigay po sila ng PRN every 7 of the month. So, ngayon is August 3. So, August 7, pwede na po akong mag-check ng PRN ko. At yung PRN po ay matatanggap
natin through email. Isisend nila dun sa email na inirehistro natin or sa phone number na inirehistro natin. For example, Philippine number, ganyan. Pero kung mga OFW kayo, for sure, sa email nyo isisend yon. Kaya kailangan po ang email address natin is active. Lagi ko pong sinasabi, dapat active. Ano po? To, tingnan po naman nyo ito, yung member information, yung member details nyo, update, contact information, yan. Pwede din kayo mag-change some password, update, security question, employment history, appointment system, yan. Check nyo din dito yung OMED SSID details nyo. So, nandito po na lahat. Kasi lagi tayong namroblema kung yung mga binabayad ba natin ay pumapasok, diba? So, mag-registered lang po kayo dito sa SS na to na website. At dito na din po kayo mag-i-inquire kung yung mga binabayad nyo ay pumapasok. Especially yung mga OFW. Siyempre, hindi kayo kaagad makakalabas. I-check nyo yung mga pinadala nyo, yung binayad nyo, ay pumasok ba. Dito, automatic po, makikita nyo agad. Ayan, inquire. Makikita nyo agad yung mga binabayad nyo. O, diba? So, madali lang po mag-login kayo dito. Madali lang po mag-register kasi ang i-register nyo naman ay yung sarili nyo. So, yung sarili, yung detalye nyo sa sarili nyo. So, madali lang. Ano po? So, ayan po. Na-guide ko na po kayo kung paano po kumuha ng PRN. Sana po ay makatulong sa inyo itong video kong ito. Any question po, pwede po kayong mag-leave comment dito sa section ng video ko. Mag-leave lang po kayo ng comment doon. Ano po? At ito pong PRN is mandatory. Ibig sabihin, sa ayaw at sa gusto mo, kailangan kukuha ka ng PRN bago magbayad ng SS. Sa ayaw at sa gusto po natin, kailangan po tayo ay magla-login, magre-register dito sa ss.gov.ph. Ano po? Bago ko po malimutan, i-update ko po kayo. Yung matatanggap po nating PRN sa email natin, ipiprint out po ninyo kasi po yun po ipapakita nyo doon sa mga remittance na papadalhan natin. Or may natanggap kayong text message sa phone number rin nyo, kailangan nyo pong iprint out para po yun po ang ipipresent natin. Ano po? Kasi nakalagay po yan dito, you present the PRN loan printed out or text message when making your loan payment through online. Payment facilities through bank and non-bank. Collecting partner or over the counter at SS. Branch with the lettering facilities. So ayan po, nakalagay din po dito, reminders. The mandatory use of PRN loan will begin on July 1, 2021. So, kailangan po mag-registered kayo para makabayad kayo ng SS ninyo para makuha nyo po yung reference number nyo. Yung PRN. Ano po? July 1, nag-start na po ito. Using PRN will make certain that your loan payment are immediately correctly posted. So, ibig sabihin, pag nakabayad po kayo, makikita nyo po agad dun sa account nyo na pumasok yung payment ninyo. To your account SS record. So ano po? So wala po kayong gagawin. I-click nyo po yung link dito sa aking description para po makapag-registered kayo. Ano po? Sundan nyo lang po yung aking pinakita dito sa video ko paano kayo mag-registered. Ano po? So ayan guys, tapos ko na pong ipakita sa inyo kung paano po mag-registered dun sa website ng SS at kung paano po kumuha ng PRN. Ito po is mandatory po. Sayaw sa gusto natin, kailangan po natin kumuha para po makabayad tayo ng SS natin. At ito pong PRN natin, makukuha po natin ito every 7 of the month. For example, ngayon po is August 3. So August 7, pwede po kayo mag-generate ng PRN. Ano po? So dapat po kumuha tayo para po makabayad tayo. Hindi po tayo basta-basta pupunta sa any remittance para magbayad ng ating SS katulad ng dati. So sana po makatulong sa inyo itong video na ito kung paano mag-register, kung paano po mag-login, at kung paano po kumuha ng magbayad ng contribution natin monthly or every quarter. So kung paano po kumuha ng PRN sa ating mga na loan. So
kung kailan po natin makukuha ang ating PRN. Ang PRN po natin ay isesend po sa through email o sa phone number po natin. Kaya kailangan po ang ating email address is active at ang phone number natin is active. Both na ito ay dapat po is active. Lagi ko pong sinasabi ang email address natin is laging active. Ibig sabihin na active yung na-open natin, yung nakaka-receive tayo ng mga transaksyon ng ating application. Ano po? So, sana po makatulong sa inyo itong video na ito. Salamat po. At bago po kayo mag-leave sa aking video, i-hit nyo po ang like. Mag-subscribe po kayo. Don't forget. At ang notification bell po, i-hit nyo po all para po lagi kayong ma-notify kung meron po akong bagong video. Salamat po. God bless. Thank you. Ang link po ng registration na ilalagay ko sa description ko at inyong contact number po dito sa Kuwait ng SS, yung email address. At napaka-importante po yung link. So, panoodin niyo po sana itong video at masana po ay makatulong po sa inyo. Salamat po. God bless everyone. Thank you. So, ayan po, natapos ng ating tutorial kung paano kumuha ng PRN. Kung titingnan niyo po dito sa website, nakita niyo yan. Kung naka-mobile po kayo, i-download nyo po ito para madali lang po sa inyo yung Get SSS Mobile Application. At dyan po kayo mag-registered kung wala pa po kayong account. Ano po? Kung hindi naman po nyo alam kung paano mag-registered, ayan po, i-click nyo dito yan. How to register to my SSS. Ano po? At ito naman po yung apply for SSS number online. Kung wala pa po kayong SS, ayan. Pwede po nyo yung i-download sa inyong cellphone. Hindi nyo po kailangang may laptop para po makapag-register. Kung ano pong gadget ang gamit nyo, ayan po. Ano po? Salamat po sa panonood at hit ang notification bell para po sa update kung may update po kung paano pa tayong gagawin natin sa online. Salamat po.